dahil po sa lolo ko, parents ko. So, iyon po yung pinaka naging ano factor nung naging decision ko kung sino yung boboto ko nung last election. So, yung una ko kasi mga naririnig is maraming nagawa, maraming napagawa. Ako si Arian Rondilla, taga Samalbataan. First meet namin yon, sabi niya is, hindi ko naman binoto yan, sabi niya. Sabi ko, bakit? Kasi victim pala yung parents niya and yung tito niya. During martial, hindi naman namatay, nag-aktuhan na dadamputin, pero nakatakas. Yung pastor namin sa church is naging victim ang parents niya. Tapos yung kawork ko sa previous company ko, isa ang lolo niya sa Desaparecidos. Ako nasasaktan. hanggang ngayon, hindi nila alam kung nasan yung lolo niya. Parang dun lang ako talaga umalam na ano ba yung dati. Nag-message ako sa GC ng family namin. Ba't walang nagkwento ng buong pangyayari? Kasi ba safe tayo? Wala ni isa naging victim sa pamilya natin. Kasi ako nadidisappoint ako doon. Mayroon ako mga kasamahan na volunteer na nakikita ko yung post nila. Nakibipileni sila. Nakita ko si visionary siya eh. Nakikita niya kung ano yung pangangailangan ng Pilipinas na kailangan mong ihanda kasi hindi tayo handa sa bagay na yan. Totoo siya dun sa sinabi niya na yung kulang pupunan, yung mali, itatama. Yung boto natin, swerte tayo kung may mga pribilehiyo tayong mas natatanggap o mas nakakamit. Pero hindi lang tayo yung Pilipino na makikinabang sa bawat boto natin. Lagi natin tatandaan na yung boto natin hindi lang para sa atin.